Enjoy tayo ng passport. Sapay tayo ng passport dito sa library. Hi guys! Pupunta tayo sa public library para mag-apply ng passport natin. So, namamalat mo mukha ako. Lagi na lang namamalat since dumating ako dito. But anyway, so mag-apply tayo ng US passport. Okay? Kasi syempre, ano na tayo, iba na ang magiging passport talaga natin unless mag-apply tayo ng dual. Okay, so itong brochure na to, kasama to sa binigay sa aking Certificate of Naturalization. So, makikita nyo sa back yung may green arrow kung paano mag-fill out at kung saan pupunta. Check nyo na lang. Ayan, makikita nyo naman. Tapos, punta kayo sa travelstate.gov. And then, kung makikita nyo, nilagay ko dito in screen record ko para makita nyo. So, ayun nga. travel.state.gov and then get a passport, apply for your first adult passport. Yan ang click nyo para mailagay kayo doon sa mismong form. So ayan nga pala, pinakita ko 6 to 8 weeks. So confirm you meet the requirements. So makikita nyo yung mga requirements na nandyan sa screen. Tapos naman, yung fill out your form, pwede nyong i-click yung download PDF or yung form filer. Kahit alin dyan, dadali naman kayo nyan sa form kung saan pwede nyong i-fill out. So, click muna natin ang download PDF. Pag pinag-click mo yan, dadalhin tayo sa blank or a link only. And then, click nyo yung link. Tapos, dadalhin na kayo mismo sa form. Ayan lang. Para makita nyo lang kung ano ang pwede nyong i-expect sa form na pag-apply nyo ng passport. So, ganyan ang form. Kailangan na-fill out nyo yan kung gusto nyong i-handwritten. So, ayan lang. Fill out nyo yan. Pero ako, nag-apply ako online. So, ayan lang yung makikita nyo. Yung first page. Tapos, ayan yung second page. So, pwede nyo rin i-click ang form filer, tapos i-check nyo lang yung box, and then hit or click submit para madala kayo sa form mismo ng pag-apply ng passport. And make sure nyo i-check nyo kung hindi ganito ang mangyayari. Ayan. And then, pag na-click nyo yung box, and then submit nyo na, dadalhin naman kayo sa, i-highlight yan, ayan, dyan sa fill out online and print, click submit. Submit nyo lang yan, tapos i-fill out nyo yung information. Please make sure na i-double check lahat ng information kasi yan ang magiging passport nyo. So, fill out nyo yan and then click next and then fill out again next and next and next until ma-finish nyo. So, ipapakita ko rin yung pictures ng pagkatapos ko mag-fill out. Tapos, ayan naman yung mga kailangan sa paggawa ng passport or pag-apply ng passport. Kailangan original lahat. So, ayan na nga, oh, 'di ba? So, kailangan, pwede kayong maghanap ng place na nag-ano din ng picture. So, ayan na nga, ayan yung pag-fill out ko ng form. So, ayan, makikita nyo, 'di ba? Siyempre, cross out natin yan, yung information. So, ayan, contact information. So, ilalagay nyo din. Ayan, so make sure na i-fill out nyo. Bago nyo, i-double check nyo lagi, okay? Ang mga fill out nyo. So, ayan, dito, dahil wala naman akong travel plans, blank lang yan. Ginawa ko lang, nag-next na ako. Di ko na yan sinagutan. Ang sinagutan ko lang talaga, usually yung mga may asterisk. So, who should we contact in case of emergency? So, nasa inyo na yan, your most recent passport. Ang kinawa ko lang yung book. Ayan, passport book lang. Tapos, of course, dahil bago ka pa lang, ilalagay mo yan, you never had a passport. Tapos, applicant's parent and spouse information. So, pagdating naman sa date of birth nila, it's up to you kung gusto mong i-skip.
sa akin, hindi ko na nilagyan ng birthday nila. So, dito naman, list all other names you have used. So, kung meron kang alias, pwede nyong i-fill out yan. Pero kung wala, pwede wag din. Leave it blank. Tapos, ayan naman, make sure na i-review nyo yung mga fill out nyo. Ayan, di ba? Pwede naman siyang ma-edit. Tapos, balik naman, may babalik naman kayo nyan after nyong ma-edit. So, ganun lang. Please make sure na i-double check. And then, after ma-review, then click next. And then, so, ayan na, passport products and fees. So, makikita nyo dyan kung magkano yung babayaran. Tapos, kung ano yung options for payment nyo. And then, kung mag-expedite ba kayo, hindi. Tapos, dito naman, kung i-click nyo lang, i-locate nyo kung saang area ang nag-a-accept ng my photo. And then, mag-facility ng passport nyo. So, ayan yung kailangan i-submit nyo sa pag-fill out ng passport or pag-apply ng passport. Tapos, dito naman, ang ginawa ko na lang, print form. After ma-fill out yung information, print form na. So, ayan na nga. So, ito na yung sinasabi ko na mag-locate kayo, i-locate nyo yung nearest na mag-facilitate ng passport nyo. Message nyo ako kung meron kayong mga tanong. So, ito yung example ng pinuntahan ko. Just to make sure. So, nag-a-accept lang sila ng money order or check. No cash, no debit card. Unless for picture na. So, ayan naman yung checklist ng application for passport. Basahin nyo na lang din. And then, ito yung total amount na binayaran ko. Makikita nyo naman yung computation kung para saan yung binayaran ko. So, check nyo. Tapos, ito naman pag gusto nyong i-track yung passport nyo. Again, 6 to 8 weeks bago mo maano yung passport. Okay, so once again, ang kay, ayan na, click submit na lang. Click submit and lalagay ko yung mga requirements. Tapos dito naman yung itatrack mo nga. Ayan, 6 to 8 weeks bago na approve or makikita nyo naman. Basahin nyo na lang yung nasa screen. And then another info or update. And then yung ayan nga, it took 6 to 8 weeks for the para bago ko ma-receive yung passport. And then ayan yung mga requirements, basahin nyo na lang. Kung makikita nyo yung original, okay, original certification of naturalization ang kailangan nyong ibigay. Tapos ayan, nursing ko yung passport, September 6, 2024. And then yung naturalization ko is September 13, 2024. So, parang wala naman siyang 6 weeks, pero siguro naka-depends. Bye!